Hello, Mathusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, alam ko, nakikita nyo na sa screen kung ano yung i-discuss ko. Yan ang problema nyo sa math, ang mag-solve ng problem. Okay, alam ko dyan kayo hirap na hirap. Hindi ko alam kung bakit hirap na hirap. Siguro dahil nahihirapan kayong intindihin yung problem, or siguro dahil ang haba ng babasahin, tinatamad ng basahin, or dahil hirap din intindihin, no? Pero kung pagsisikapan yung maigi, kung i-apply nyo yung mga natutunan nyo, bago pa man tayo dumating dito sa problem solving, eh mas magiging madali lang sa inyo to. Tandaan nyo, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi mahirap ang mata. Kala nyo lang mahirap, ha? Ngayon kung nahihirapan kayo, stay tuned lang, padadaliin natin yan, ha? Kaya huwag nang mag-alala, huwag ma-stress, dahil ang mat ay hindi dapat ikinai-stress. Okay, nandyan yan para sa buhay natin, ha? Kung sumasang-ayon kayo, mag-comment kayo sa ating comment section. Kung hindi kayo sumasang-ayon, sige lang, tatanggapin ko lang yan. Gusto ko lang marinig kung ano yung nararamdaman ninyo, okay? So, for today's video, we have problem solving involving quadratic inequalities. So, we're through identifying yung quadratic inequalities. Tapos na tayo doon. Tapos na rin tayo mag-graph. Ngayon, ang gagawin natin, problem solving na. Ready na ba kayo? Kayang-kaya natin to. Huwag kayong mag-alala. Okay. So, meron tayong steps in solving problems involving quadratic inequalities. Number one, isa sa pinakamahalaga, you have to read and understand the problem, ha? Baka naman kasi, una pa lang, makita nyo pa lang sentences o yung paragraph na yun, para bang ayaw nyo na silang basahin. Wala kayong magagawa, mga anak, ha? Kailangan basahin at, basahin at intindihin. Okay, nabubulol si ma'am. Next, number two, identify the given conditions and the unknown. Number three, represent the unknown using the variable. Yun nga yung mga x natin. Number four, devise an equation or inequality that corresponds to the given conditions and the unknown in the problem. Number five, solve for the unknown. And number six, check your answers. So, eto yung mga gagawin natin as we go on. So, sige, tingnan natin to. Number one, Christian is planning to fence her vacant lot for a garden. Now, the desired length of the lot is 2 meters longer than its width. So, ayan na, binigay na yung mga condition, ha? Mas mahaba daw ng 2 meters dun sa width. What will be the possible dimensions? Pag sinabing possible, hindi lang iisa ang sagot. Marami siya. Yung mga posibleng dimension ng rectangular garden, if it should be less than 8 square meters. So, kung ang gusto natin ay mas mababa sa 8, yung maging area niya, okay, ano ba daw dapat yung mga magiging, ano natin, ang tawag dito, magiging dimensions natin. Yun, ha, nahirapan si ma'am sabihin. Okay, so may hint lang tayo dito, length times width equals to the area of the rectangle. So, first, kailangan matranslate muna natin siya dito. So, yung length, lagi kong sinasabi kung sino yung hindi dinescribe, siya yung x. Dahil si length, ang dinescribe dito, the length is, so si width natin, siya yung x. Tapos, ang length natin, siya yung x plus 2. Kasi 2 meters longer than its width. And then, our area is 8. Okay. We all know that length times width is equal to area. Okay. So, dahil ito ay, ang length natin ay x plus 2. Okay. And then, our width is x. Pero sa problem natin, dapat daw ito ay less than 8 square meters. So, less than 8 square meters. So, hindi naman tayo nag-solve ng ganito, di ba? So, para ma-solve natin itong problem na to, kailangan gawin muna natin itong quadratic equation. Okay? Saka na lang natin ibalik sa quadratic inequalities para makuha natin yung mga critical values natin. So, anong mangyayari? Magiging x
plus 2 times x is equal to 8 muna siya, ha? Kasi pag ganito yung statement natin, magiging equation siya, mas madali natin ma-identify yung mga values ni x. Okay, kailangan naka-standard form. So, ito ay magiging x squared plus 2x equals 8. So, si 8 mapupunta dito sa kabila. Lipat siya. Okay, dapat kasi ay a x squared plus bx plus c equals 0 para ma-factor natin sila. So, magiging x squared plus 2x minus 8 equals to 0. Ayan na, malapit na sa katotohanan. Ito, pwede natin gawing quadratic formula. Kung hindi kayo magaling masyadong mag-factor, pwedeng quadratic formula, pwedeng completing the square. Pero pinakamadali dito is yung factoring. O, sige, ano yung mga factors ni 8? Okay, factors of 8. Okay, factors ni 8 na magbibigay sa'yo or mag-yield ng 2. Okay, so meron tayong 1 times 8 and then 2 times 4. Alin kaya dyan yung pwedeng maging sum or difference nila 2? Obviously, ito, di ba? Okay, so we have your x, and then we have your 4, and then 2. Since our third term is negative, it means magkaiba ang sign ng ating mga factors. Isang negative, isang positive. Again, saan natin malalaman kung ano yung gagamitin ng bawat isa? Puntahan si middle term. Kung ano ang sign ng middle term, yun yung magiging sign ng mataas na number. Since si middle term ay positive, sabi niya, positive ako, kaya yung mataas na number, positive. O, sino ba mataas dyan? Ito. So, this is positive. This is negative. Okay, so ano ngayon mga values ni x natin? So, we have your x equals plus a 4 equals to 0, saka x minus 2 equals to 0. So, magiging ano to? X equals to negative 4 and then x equals to positive 2. So, ayan na yung mga critical points natin. Napakahalaga niyang mga yan. So, i-enter ko lang to. Mamaya ka na. Problem number 2. Medyo mas mahirap tong problem number 2, ha? So, tingnan natin. Ito na yung mga critical values natin. Ngayon, based sa critical values, alam naman na natin kung paano mag-graph, diba? Mas madali kasing gawin yun. I-graph muna siya bago natin kunin yung pagkakahati-hati ng inequalities nila. So, suppose dito si negative 4, and then nandito si 0, and then nandito si 2. Okay? So, ang critical values natin ay negative 4. So, negative 4. Ito yun. Dahil less than tayo, anak, wala namang equals dyan. Hollow lang, ha? Tapos dito, kay 2, hollow lang din siya. Okay? So, paano natin hahatiin yung inequalities natin? Meron tayong tatlong bahagi dyan. Tignan nyo, ha, kung paano naging tatlo yan. Isa dito, and then 2, and then 3. So, paano natin i-interpret lahat ng dito? Lahat ng number na nandito ay mas mababa kay negative 4. So, si x is less than negative 4. Okay? So, lahat ng values dito mas mababa kay negative 4. Yung nasa gitna, si x nasa gitna, so nasa gitna siya. Si x daw ay mas mataas kay negative 4, pero mas mababa kay 2. So, ito yung unang inequality. Ito yung susunod. And then, yung pangatlo naman, anong masasabi natin sa mga numbers dito compared kay 2? Yung x daw ay mas mataas kay 2. Ngayon, nasaan dyan sa tatlong yan yung magsasatisfy nung ating problem? So, balikan natin yung original statement natin para ma-check natin kung ano nga yung magsasatisfy. Balik tayo dito kay x plus 2 times x, and then it should be less than 8. Okay, tingnan natin saan ba alin dito sa tatlo na to yung magsasatisfy para malaman natin kung ano yung mga possible dimensions. Okay, tingnan natin dito when x is less than negative 4. So, when x
is less than negative 4. So, ano mga values nun? Pwedeng negative 5, negative 6, negative 7, negative 8, or lahat ng mas bababa sa negative 4, pwedeng maging value ni x. Ngayon, mamimili lang tayo ng isa. Tingnan natin kung magiging true siya dito. So, piliin na natin yung pinakamalapit, negative 5. Pero, pwede kayong pumili ng ibang number, ha? So, we have here negative 5 plus 2, and then negative 5 less than 8. So, negative 5 plus 2 is negative 3. Okay, times negative 5 is less than 8. What is negative 3 times negative 5? That is 15. Is 15 less than 8? It's not. So, pag dito tayo kumuha ng mga possible values, it means magiging false yung mga statement natin, which means wala dito, hindi ito yung mga possible values natin, ha? So, wala dito, ito ay wrong, x siya. Okay, now tingnan natin ito, when x is greater than 2, so when x is greater than 2, so let's see, aha, so magiging, ito tayo, diba? So, we have 2 plus 2, I know, sorry, when x is greater than 2, so dapat mas mataas kay 2. So, ang mga kukunin natin, mga values na mas mataas kay 2. Ano-ano yun? 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 9, 10. Yun yung mga values na yun. Pero pipili lang tayo ng isa. Ang hirap naman lahat i-check natin, di ba? So, piliin na rin natin yung pinakamalapit sa kanya, which is 3. Pero pwede rin naman yung malayo sa kanya, ha? Okay, mas madali lang kasi yun kasi mas mababa yung value. Okay, so we try if x is 3. So, magiging 3 plus 2, okay, times 3. Less than ba yan kay 8? So, 3 plus 2, 5. Okay, times 3. Less than ba yan kay 8? What is 5 times 3? We have there 15 less than 8. Is 15 less than 8? No, diba? It's still false. So, ibig sabihin, wala rin siya dito. X din siya dito. So, ang choice na lang natin, nandito siya. Pero, i-check muna natin kung nandyan ba talaga siya. So, our x is between negative 4 and 2. So, piliin natin yung 1. Sige, check natin kung 1 ang pipiliin nating value. So, dun pa rin tayo sa, sulat ko dito ha, x plus 2 and then x dapat less than siya kay 8. So, when x is greater than negative 4, wait lang ha. So, we have here x is greater than negative 4 but less than 2. So, kukunin natin, nasa gitna nila yung 1 na lang, okay? 1 plus 2. So, yung mga x natin, papalitan natin ng 1, ha? 1. Less than 8 ba siya? So, 1 plus 2 is 3 times 1. Less than 8 ba siya? 3 times 1, 3. Is 3 less than 8? Yes, true! Yay! Which means, ang mga values natin ay between these two. Nandyan sa gitna. Okay? So, balik tayo dun sa question. Ano ba ang tanong, what will be the possible dimensions? Ano daw yung mga posibleng maging dimension niya? Okay, kung titingnan natin dito, si x daw ay mataas kay negative 4 pero mas mababa sa 2 dahil length ang pinag-uusapan natin. Lahat ng negative numbers hindi nakasama dun sa pagpipilian natin. So, ano na lang yung pagpipilian natin? 0 and then 1 na value ng x, ha? Kasi yung 2 hindi din siya kasama. Diba? Less than lang to. So, 2 is not included. Pero, wala naman tayong measurement na 0. So, si 0, wala na rin siya. So, ang pwede lang maging value ng x natin ay 1. So, ano yung dimensions natin? So, therefore, the dimensions are what? One meter for the width
Kasi 'di ba ang width natin ay x. O ayan, since ang x lang 1 lang magsasatisfy sa atin, so x 1 siya. And the length is and so for our length x plus 2, 'di ba? X plus 2, so 1 plus 2. And 3 meters for the length. That's the answer. Yay! The dimensions are 1 meter for the width and 3 meters for the length. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-comment, and mag-share. Please mga anak, makakatulong sa YouTube channel ko ang bawat like, bawat comment, at bawat share ninyo. Please, huwag nyo pong ipagkait sa akin, ha? At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. I love you all! Thank you! And let's spread the love of math! Bye!